Yan, so pupunta na si Kuya, mga kol. Yan, bye-bye. Ikisa. Si Mama po, si Mama. Zilo. Si Zilo. Bye-bye. Bye-bye. Good morning, mga kol. Yan, so Martes na dito, ano? Yan, so first day of school ng kuya natin, si CJ. So Martes sila nagsimula kasi kahapon, Lunes, may mga activities sa school. Yan, so pumunta kami kahapon dun sa nakarang, sa naunang video. Yan, so bigaya ng locker kahapon, kaya yan sila nagsimula. So next week, Lunes na. Yan, so first day of school ngayon, mga all. Siyempre hatid natin kasama si Jello. So natulog ako kanina alas 4 ng maling araw. Yan, so ginising ako alas 7:30. Yan, so 7:45 na. Alas 8 yung klase ni Kuya. So dyan lang yung ano, school. Mga 3 minutes. Yan, so punta na kami. Yan yung mama nila. Yan, first day of school. Yan, so tara na mga kol. Baka malate na. Ayan mga kol, nandito na tayo sa school. Ayan, so 8:50 pa pala yung klase nila. Aga namin nasutsupa. Ayan, so first day of school, kompleto. Ayan, Zilo! Tulog na tulog pa si Zilo, ginising lang. 8:50 yung klase nila, so dapat pala mga 8:30 yan dito na, or 8:20. Yan, so malalakad lang yung bahay namin dito, mga kol. So yan yung school. Yan, so yan yung school. So yung bahay namin is likod lang yan, pero iikot ka. Yan, so walang uniform dito, mga kol. Tingnan mo yung estudyante, parang magbibits lang. Walang uniform dito, kaya medyo aksaya ng damit. Kaya tinan mo, tinan nyo yung wala. Yan, yan yung estudyante, mga kol. Walang uniform. Yan, so pupunta na si Kuya, mga kol. Yan, bye-bye. Isa. Mama po, si Mama. Yan, so yeah. Hello. Bye-bye. Bye-bye. Yan, so yun lang, mga kol. Babalik pa pala kami ng bahay, mga kol, kasi naiwan lang yung baon ni Kuya. So kunin namin, tapos ibalik dito uli. Yan yung baon ni Uwa, mga kol. Ni Kuya. Uwa kasi tawag ni Zilo. Yan. So sandwich. Tapos minudo. Tapos kanin. So yan lang. Di pa namin alam kasi, so di pa namin kasi alam kung ano yung ano bawal, kasi dun sa anak ni Brother Remison mayroong mga bawal dun. So bawal ng peanut daw. Iwan ko dyan kung may bawal.
So sabi, dapat gulay-gulay daw. Di pa rin kumakain ng gulay yun. Ayan, so siguro next day, malalaman na yun. Ayan, first timer kasi. Ayan, so hatid natin uli. Balik tayo sa school. Ayan, so bigyan natin yung baon ni Kuya, mga kol. Ayan, Kuya. Baon. Tapos padalahan natin ng card kasi walang ano dito, walang cash. Ayan, so card yung papadalahan natin. Dapat nasa $10 a day lang siya. Ayan. Kasi yung mga pagkain dun sa loob, nasa mga cents lang din. So mura lang. So malaki na yung $10, dapat 2. Ayan. Hindi tayo sa loob kakain sa McDo. Thank you, bye-bye. Bye-bye. So, yun na nga mga call, dito na kami sa bahay. Ayan, so ayan. So hinatid namin kanina si Kuya. So yun, nakita nyo, walang uniform yung mga tao dito, yung mga estudyante. Hindi tulad sa Pilipinas na naka-uniform, private man o public. Yan dito, public ata, walang uniform. Iwan ko yung private. Yan, so kahit na anong suotin mo, magpasiksi ka man. Basta. Yan, so yung grade ni Kuya sa Pilipinas kasi, ano siya eh? Grade 10? Grade 10 siya sa Pilipinas. Tapos dito, in-evaluate muna siya kung ano yung grade niya. So yung grade ng Pilipinas tsaka grade ng dito sa Canada is magkaiba. So nakita ko sa form niya nasa ano siya, grade 3. Yan, so o secondary 3. So kung meron siya, kung meron daw siyang exam, kung may pasa niya yun, so pwede siyang mag secondary 4. Yan, so ang unang klase niya is science. Tapos ngayong araw na to is dalawa lang yung ano klase niya, dalawa, science tsaka ano yung isa, basta kalimutan ko na. Tapos yung yung magsimula yung klase dito is 8:50 in the morning. So magtatapos siya is alas 4 ng hapon. Pero yung subject niya is dalawa lang ngayon. Ayan, so meron siyang English subject. May yung bakanting oras nila, nandun na sila sa school. Parang may ano kasi dun, yung merong mga tabayan dun sa loob. Ayan, so dito sa Quebec usually is yung paaralan is French, totally French. So wala siyang, meron siyang English school pero private. Ay, may bayad yon. Dito sa Quebec, pag public wala, ang libre lahat. And so hopefully maka-adjust Kuya, maka-ano siya, maka-adapt siya sa school dito sa Canada, dito sa Quebec. Ayan, so tingin ko naman excited sa school. At saka meron na rin siyang mga kakilala kasi nung dumating kami dito, nagbabasketball siya sa park. Meron ding mga lokal na kasama niya sa basketball. At saka ano daw, high school din yun, kaya nakita ko. Ano, nag
parang nagkasalubong sila doon sa school. Yan, saka dito yun yung anak ni Robert, dalawa. Kaya medyo okay. Yan, so pag yung mga anak niyo mga kol, papunta dito, yung edad niyo palang kuya is 14 years old. Yan, so yan yung madadatnan nila. Dito sila sa French school. Pag gusto niyo namang English, is meron din naman, pero may bayad niyo lang. Iba ba kung magkano? So, pag gusto niyo libre, yan, sa dito sa public school. Yan, so, tsaka meron naman silang ano, yung child benefits, yung mga allowance nila. Tsaka yung mga gasto mo sa school, sabi nila, mare-reimburse daw. Yan, so, yan lang muna mga kol. Hopefully, may okay yung school ni Kuya. Kulit ng maliit na to. Say hello. Hello! 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 Kulit. So, bye-bye mga kol. Sa next video ulit. Para.